na makikipagpulong ang Department of Migrant Workers sa Manila International Airport Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng nangyaring aberya sa NAIA noong bagong taon. Ang consultative meeting ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman, Senator Rafi Tulfo, sa mga opisyal ng DMW. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na wala namang nai-report sa kanilang OFW na nagkaproblema sa employer matapos magkaaberya sa NAIA, bagamat hindi matukoy kung may OFW na nagbayad ng penalty. Ayon kay Ople, hindi sila nasabihan ng NAIA at CAAP sa nangyari at nalaman na lang nila ang aberya sa balita. Kaya hindi nila agad natugunan ang mga naperwisyong OFW sa airport. At dahil sa nangyari, plano ni Ople na lumagda sa Memorandum of Agreement sa NAIA at CAAP na layong maabisuhan agad ang DMW kapag merong aberya para agad silang makapagresponde sa mga apektadong OFW. Sa Amerika, halos 9,000 flight ang na-delay at higit 1,200 ang nakansela matapos pansamantalang ipatigil ang biyahe ng lahat ng domestic flight doon dahil sa system outage ng Federal Aviation Administration. 40% ng mga biyahe ng malalaking airline ang naapektuhan ng disruption tulad ng Southwest Airlines, United Airlines, Delta at American Airlines. Inaalam na ng aviation authorities ang kanilang dahilan ng system outage. Tiniyak naman ni President Joe Biden at ng U.S. Department of Transportation na walang ebidensya ng cyber attack sa nangyaring system outage. Ilang pasahero ang hindi nakasakay sa kanilang flight sa NAIA Terminal 3 dahil sa haba ng pila sa immigration area kahapon. Reklamo ng ilang biyahero, inabot sila ng 2 oras sa pila sa immigration at kinailangang mag-rebook ng tickets. Paliwanag naman ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na abot na ng kanilang mga counter ang maximum capacity kahit pa 2 hanggang 4 na immigration officers ang itinao sa mga ito. Limitadong espasyo na umano para sa mga pumipila ang problema. Nanawagan si Tansingco sa airline companies na kontrolin ang daloy ng biyahero sa tamang scheduling.